inaanyahan ko na po kayo ng pagbati ng Happy New Year po sa ating lahat. At sana ngayon pong pagpasok ng 2021, more blessings po. At ang pinakamahalaga po doon, healthy po tayo at God bless po sa ating lahat. Dito po sa video na ito, gusto ko lang pong ma-share sa inyo ang akin pong single by Direta. At ngayon pong paparating na bagong taon, pwedeng-pwede po natin itong pagsaluhan sa atin pong medianoche. At pwede nyo rin po itong gawing extra income. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi sasamahan ko po ito ng costing tayo sa puhunan, magkano pwedeng ibenta at kung magkano po ang posibleng tubuin. At bibigyan ko rin po kayo ng konting idea kung papaano po natin ito nenegosyohin. Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin. Ingredients po sa ating kaldereta. Unang-una yung ating pong bawang, sibuyas, chicken liver or pork liver, at minudohan. Liver spread, kahit ano pong brand, pwede po yun. 1 kilo ng spare ribs. Yan. At para naman po sa ating pampalasa, maglalagay po tayo ng 2 kutsara po ng asin. 3 tablespoon ng asukal. 1 teaspoon po ng paminta. Bali dito po sa ilalagay natin pampalasa, pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Depende po sa panlasa po nating gusto. At para naman po sa ating mga gulay, gagamit po tayo ng carrots, patatas, bell pepper, giniling na mani, pwede rin naman po kayong gumamit ng peanut butter. At yung ating pong tomato sauce, kahit ano pong brand, pwede po yon. At gagamit din po tayo dito ng cooking oil, kahit mga 2 tablespoon lang po, kasi yung ating pong mani ay magmamantika din. Yun. At kailangan din po natin ng tubig para sa pagpapalambot po ng ating karne at sa ating pong magiging sauce po ng ating kaldereta. Bago po muna tayo mag-umpisa sa ating pong pagluluto, inuulit ko lang po ulit yung recipe po na i-share ko po sa inyo ay kung papaano po ako magluto. At sana matry nyo din po at magustuhan din po ninyo. Painitin po muna natin yung ating kawali. Maglagay na po tayo ng ating mantika. Habang pinapainit po natin ang ating mantika, daldalin ko lang po kayo saglit. Ito pong ating kaldereta, sobrang dali lang po nitong lutuin. Kasi pag nagisa na po natin yung ating karne, lagyan lang po natin ng tubig hanggang sa gusto po nating lambot. At pag malambot na po, ilagay na po ang mga ingredients or mga pampalasa at sa huli po ang gulay. Lagay na po natin yung ating bawang. Sunod na din po natin yung ating sibuyas. Yan, dito pwede po kayong gumamit ng liyempo. Pwede rin naman po kayong gumamit ng kasing. Pero ako po, pag nagluluto, pinaghahalo ko po yun. Kalahati ay spare ribs, kalahati po ay liyempo o kaya kasing. Dahil mahal po yung karne ngayon, purong spare ribs po yung aking ginamit. Bali, malaman din naman po ito. Ilagay na po natin yung ating karne. Ilagay na din po natin yung ating atay. Yan, ilagay na din po natin yung ating asin para lumalasa na po sa karne natin at yung atin pong paminta. At ngayon, ilagay na po natin yung ating tubig. Papalambutin na po natin ito. Ngayon, itay na lang po natin itong lumambot. Bali, pa lalambutin po natin ito sa mahinang apoy po lamang. Kapag malapit na po lumambot yung ating karne, ilagay na po natin yung ating mani na giniling. Yan, bali ito pong mani na binili natin, sa palengke ko po ito binili at 2 klase po ito. Merong basa at meron din naman pong tuyo. Pero itong ginagamit ko lagi pag nagluluto ako nito ay basa. Mas type ko po itong gamitin. Tapos ito po, wala po itong timpla na kahit ano pag binili po natin sa palengke. Siratin lang po natin ang ayos hanggang sa mag-mix po dun sa sabaw. Isunod na din po natin itong ating tomato sauce.
pagkagatin po natin itong ating Rino, pag nilagay na po natin yung ating mani, kailangan ay mahina pa rin po ang apoy kasi magtututong po ang ilalim nito. Ilagay na po natin ngayon yung ating carrots at patatas. Yan, sa gayat naman po ng ating gulay, depende na po sa atin kung gaano kalaki po ang gusto natin. Yan, isunod na din po natin yung ating bell pepper. Yan, mahalaga po yung ating bell pepper dito po sa ating kaldereta. Kaya kung magluluto po kayo nito, kailangan ay lagi pong may bell pepper. Dito pwede po kayong maglagay ng pickles, pero ako po hindi na po ako naglalagay. Basta meron po tayong lara, salt na po ang ating kaldereta. Ngayon, ilagay na din po natin itong ating 3 tablespoon po ng asukal. Hintayin na lang po nating lumambot yung ating carrots at patatas. Okay na po sa akin ang lambot po ng ating carrots at patatas. Medyo half cook lamang po ito. At ngayon, tikman naman po natin. Yung lasa po nito, para sa akin, saktong-sakto na po ito. Patayin na po natin yung ating apoy. Palamigin lang po natin ito saglit. Okay, ngayon luto na po yung ating kaldereta at ito po ay nirepack na din po natin. Ang size po ng ating pinaglagyan ay 16 ounce. Pero kung gagawin po natin tong extra income, depende na po sa atin kung ano po yung type nating paglagyan. Kasi meron pong mas maliit dito, pang good for one, at meron din naman pong mas malaking size dito. At meron din naman pong rectangle, meron din naman pong square. Basta ang mahalaga po doon kung ano po yung mapili nyong lalagyan ay pare-parehas po ang laman sa loob. Katulad po nito, ang inilagay ko po ay dalawang gayat. Meron pong patatas, carrots, at bell pepper po na nakalagay. Hanggat maaari, pare-parehas po ang laman sa loob para hindi po tayo mahirapan sa atin pong pagkukosting. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung gagawin po natin itong extra income. Yan, pwede po tayong mag-post online para makanvas po natin kung ilan po yung o-order. Halimbawa, sa araw po ng Sunday or araw po ng Biyernes o Sabado, meron po tayong luto na kaldereta. Para yung lulutuin po natin, alam po natin kung gaano kadami. O kaya naman po, pwede po nating i-alok sa mga katrabaho po natin. Sabihin po natin sa ganito pong araw, meron po tayong luto para pagpasok, dala na po natin yung order po nila. Na bago po muna tayo mag-costing, tikman ko po muna to. Okay na okay po ito at ang kulang na lang po dito kanin. Kung kayo po ay nagke-crave sa mga lutong bahay, itry nyo po ito at siguradong magugustuhan po ninyo. At ngayon, magko-costing na po tayo. Pero yung lagi ko pong sinasabi, yung pagko-costing po natin ay depende pa rin po. Iba't iba po tayo ng lugar, tapos bawat araw po, nag-iiba po ang presyo ng atin pong mga gagamitin. Basta ang mahalaga po doon, binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin iko-costing yung atin pong mga produkto. Umpisahan po natin sa ating bawang at sibuyas, 10 pesos. Ang atin pong garlic, kalahati lang naman po ng isang buo yung atin pong ginamit. Isang kilong spare ribs, 270. Chicken liver, 150 grams, 27. Rinong maliit, 18 pesos. And mane, 28 pesos, 35 po ang 1 quart. Yan, tomato sauce, 200 gram, 18 pesos. And asin at asukal, 4 pesos. Isang bell pepper, 20 pesos. Isang carrots, 25 pesos. At isang patatas, 30 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 450 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses. Sa atin pong gasol, 30 pesos. Labis-labis na po yun. Mag-plus po tayo ng ating labor, 50 pesos. And kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 530 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 8 kasi ito po ay 8 tabat. Kaya ang kalalabasan po nun ay 66.25 po ang puhunan po natin sa inilagay po natin ditong kaldereta. Ito po pwede po nating ibenta ng 90 hanggang 100 pesos. Pero depende pa rin po sa atin yun. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang puhunan kada isang tab para kung
magbigay po tayo ng medyo mas mababang presyo, alam po natin na hindi pa rin po tayo lugi. Ako po, tutuusin ko po ng 100 pesos kada isang tab at tayo po ay nakawalo, kaya tayo po ay makakabenta po ng 800 pesos. Ngayon, i-minus po natin yung ating puhunan na 530, kalalabasan po nun ay 270. Pero magmaminus pa po tayo nung ating pong gagamitin na 8 tab. 450 po ang isa. Sabihin na lang po natin na 5 pesos kung maglalagay po tayo dito ng sticker. Kaya ang total po lahat ng ating packaging ay 40 pesos. Minus po natin yun. Tutubo po tayo ng 230 pesos sa 1 kilo lamang po yun. At ang maganda po dito, meron na po tayong ulam, meron pa po tayong kita. Basta samahan po natin ng sipag at diskarte, hindi po imposible na mas kumita po tayo doon ng mas higit pa. At sana, bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kung bago po kayo dito sa atin pong channel at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan at huwag nyo na din pong kalimutan pindutin po yung bell button para updated po tayo pag may upload po ako. At huwag nyo na din pong kalimutan yung atin pong second channel para updated po tayo sa mga upload po natin. At yung atin pong FB page, huwag nyo na din pong kalimutan i-like para pag nasa FB po tayo, updated pa rin po tayo. At huwag nyo na din pong kalimutan i-like at i-share. Kasi sa ganun pong paraan, makatulong din po tayo sa mga katrabaho po natin, mga kananay po natin, mga kaibigan po natin, magka-idea po sila na pwede po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At yun lagi ko pong sinasabi, doble ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo lagi sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!